Sa General Santos City naman, lima ang patay matapos matrap sa nasusunog na bahay. Nahirapan daw ang mga bumberong pasukin ang bahay ng mga biktima. My report, si Jennifer Solis ng GMA Gensan. Pasado alas 3 ng madaling araw nang magising daw ang mga residente ng Jensenville Subdivision dito sa General Santos City sa mga sigaw at paghingi ng saklolo ng mag-iina nilang kapitbahay. Nang mga oras na yun, malaki na ang apoy sa loob ng bahay. Hindi naging madali sa mga kapitbahay na sumaklolo dahil bukod sa apoy, mataas daw ang bakod ng bahay at sarado ang gate. Sarado ka, Toy? Isa siragi, dire? Wala. Karoon na lang. Higuba. Ito rin ang dahilan kung bakit nahirapan ang mga bumbero. Sa kasamaang palad, hindi na nakalabas ang mag-iina sa loob ng bahay. Matapos maapula ang sunog banda alas 5 ng umaga, isa-isang inilabas ang sunog na bangkay ng nanay na si Leonor Barase at ng tatlo niyang anak na sina Alvin Adrian na 16 na taong gulang, Minjil 11 taong gulang at Andrew 8 taong gulang. Kasamang nasawi ang kasambahay na si Judith Marco na 23 taong gulang at taga Sarangani. Ayon sa kaanak ng mga biktima, kakaalis lang noong isang linggo ng padre de familia para magtrabaho sa Doha, Qatar. 1 week pa lang umalis yung si Aldrin. 1 week pa lang siya nakaalis, so wala kaming contact sa kanya except through Facebook and Yahoo. As of 4 a.m., na-inform na siya through Facebook and Yahoo. Bahagyang nadamay sa sunog ang kapitbahay ng mga biktima pero wala namang nasaktan. Inaalam pa ngayon ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Naantay muna natin yung resulta ng Jennifer Solis, GMA, General Santos City.